pagpawi. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Juan Bosco, isang pari. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang parin si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba. At dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot.
Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ng Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Anupat mula sa Dan hanggang Berseba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ang anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, napakalaki ng pagkakasala kong nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang magpagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isang temptasyon natin bilang mga tao na minsan sa buhay natin, binabase natin ang paggalang sa kapwa depende sa estado ng buhay. Kapag ang taong kausap natin, mataas ang pinag-aralan, todo-todo din yung ating paggalang sa kanya. Kapag ang tao mukhang mayaman o may pera, mataas din ang ating respeto at paggalang sa kanya. Minsan po, nung ako po ay batang pari pa, may isang malaking kahihiyan po ako na nangyari sa aking buhay. Doon po sa opisina ng aming parokya, meron hong kumakatok oras ng tanghalian. Kumakatok po siya ng malakas. At saktong-sakto po ako ang nasa pinto. Binuksan ko yung pintuan, nakita ko po ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng duster. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, ano pong kailangan ninyo? Sarado na po ang opisina. Nananghalian na po ang mga tao sa opisina. Bakit ngayon lamang ho kayong pumunta? Mainit pa ho ang ulo ko. Pero sabi niya, pari po ba kayo? Sabi ko, oho, pari ho ako. Sabi niya, magdo-donate po sana ako ng 20,000 eh. Kaya sabi ko, bukas ho ang opisina. Pasok po kayo. Ano po ang gusto ninyo? Tubig? Pero nung pinagninilayan ko ho yun, hiyang-hiya ho ako sa sarili ko. Bakit? Nirespeto? Ginalang ko lamang ba ang taong ito? Kasi alam kong magdo-donate siya. Ganyan din ho minsan sa buhay natin, mga kapatid. Ang respeto, ang paggalang, dumidepende sa panlabas na estado ng buhay o sa panlabas na kaanyuan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay? Si Jesus bumalik sa kanyang pinanggalingan at siya ay nagpahayag sa sinagoga. At ang lahat ng nakarinig kay Jesus, namangha, nabilib. Pero ano ang pumasok sa kanilang isipan? Di ba anak lang yan ng karpintero? Tila walang kakayanan. Di ba tigas sa atin lang yan? Diyan lang yan lumaki.
Mga kapatid, may mga pagkakataon na kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa kapwa, dumidepende sa ating mga sariling palatuntunin sa buhay. Pero mga kapatid, hindi ganyan ang Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi namimili. Ang Panginoon hindi tumitingin sa kung anong estado ng buhay meron tayo, kundi ang Panginoon tumitingin lagi ng pantay-pantay. Ang Panginoon tumitingin lagi na puno ng pagmamahal at awa. Kaya siguro sa araw na ito, yun yung unang bagay na hilingin natin, na alisin natin lahat ng mga biases sa buhay natin kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa kapwa. Alisin natin yung pagbaba ng tingin sa mga taong alam natin na wala namang sinabi sa lipunan. Pagkos, laging tingnan ng kapwa ng may dignidad, ng may pagmamahal, kagaya ng pagtingin ni Jesus. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung ganun na lamang ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, may mga pagkakataon din na ganun din natin pinakikinggan ng salita ng Diyos. At ano pong ibig sabihin nito? May mga pagkakataon na pinipili lang natin ang gusto nating mapakinggan sa salita ng Diyos. Kapag ayaw natin yung napakikinggan natin, tinatakpan natin yung ating mga tenga. Kapag nasasaktan tayo sa mga sinasabi ni Jesus sa salita ng Diyos, pinipili lang natin kung ano yung nagpapaginhawa sa buhay natin, kung ano yung kaya lang natin tanggapin. Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos mapanakit minsan, pero alam natin ang salita ng Diyos ay makabubuti para sa atin. Kaya nga, nung si Jesus ay nagsalita, sila ay namangha. Pero nanatili na lamang sa pagkamangha at hindi nagdulot sa kanila upang manampalataya at magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, kapag si Jesus nangungusap sa atin, tunay nga tayong namamangha. Pero sana, huwag manatili sa pagkamangha. Bagkos ang salita ni Jesus, ang salita ng Diyos, ang magdulot sa atin upang magkaroon ng malalim na pananampalataya at tunay na pagtitiwala sa Kanya. Mapanakit man minsan ang salita ng Diyos, pero alam natin na magdudulot ito sa atin ng tunay na kaginhawaan at kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan huwang hilingin nating dalawang bagay sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tingnan ng kapwa, hindi base sa estado ng buhay. Tingnan ng kapwa ng may pagmamahal, ng may awa, kagaya ni Jesus. Pangalawa, na sa buhay natin, tunay tayong mamangha sa salita ng Diyos at ang pagkamangha na ito magdulot sa atin ng ating malalim na pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan, may pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating panalangin, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan
at isabuhay ito nang may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulod sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers na katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Oh,
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Bukas po ito, makaisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito po ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus ang ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila sa bawat misa na gaganapin at magkakaroon po ng pagbabasbas. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, araw po ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Saman lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, ilumina.
Nazareth.